Sila ngayon ang desperado. Nawawala na ang focus doon kay Percy Lapid na pagpaslang kasi napakahina talaga yung ebidensya nila. Naghanap sila ng iba pang mga opportunity para maidiin na nila talaga si General Bantag. Tingnan nyo kung ano-ano na yung tanim gold, yung masita gold, ano pa yun, yung swimming pool, atom, kabayo, red horse, alak. Naghanap na sila ng ibang issue para masira nila si General Bantag kasi pagdating sa kaso kay late Percy Lapid, mahirap. Please subscribe, Kuya Isko Official. Alright, hello mga kaibigan, mga kababayan. Ayan, welcome po muli dito sa ating channel, no? Kuya Isko Official po ang inyong lingkod. Ayan po mga kaibigan, may panibagong upload muli tayo dito sa ating YouTube channel na kung saan Kuya Isko Official. At ito ay mga reaction video natin kay General Macanas. TV is TG Channel. So ayan po mga kaibigan, no? At yan, at itong tungkol kay Solwita na kung saan ito ang kabilang kampo. Sabi nga ni General Macanas, natataranta na sila at desperado na. Yan nga. So ito, nananawagan sila na pinapasuko nila si Solwita at kung saan kanilang bigyan ng pabor. Kumbaga, yun, panoorin natin yung video tungkol dito sa ginawa ng reaksyon ni General Macanas. So ganun pa man ay talagang ako man, nakikita ko talagang ganun po kasi talaga yung kalaban, no? Pag alam mo na kulang ka or may kahinaan ka, talagang gagawa ka ng gagawa ng paraan kung paano mo ilaban. Ang nangyayari ngayon actually, si General Bantag ang dipinsa dito pero ang nangyayari ngayon parang nababaliktad. Sila ngayon ang naghahanap ng depensa nila kasi nga ito hinaharap na ni General Bantag o ng kampo ni Yusik Bantag. So ayun po mga kaibigan, kayo po ay mag-comment lamang dito sa ating mga videong upload at babasahin natin next upload video. At yun nga ito, may bagong comment tayo dito sa ating bagong upload at babasahin po natin. At ito'y halo-halo yung comment dito, mamimili lang po ako kung sino yung aking babasahin kaya abangan nyo lang po next upload at baka mabasa ko yung comment. Ayan po mga kaibigan, ito naman po ay galing kay Kesia Ramirez. Lesson ito kay Remolia, hindi ito pagsira sa kanya kundi pagpuna sa maling pamumuno niya para naman magkaroon ng pagtiwala sa ahensya ng DOJ. Actually po mga kaibigan, mga kababayan, ay hindi kay Remolia dito actually ang kasiraan lang kundi sa mismong pamunuan ng DOJ. DOJ po ang nadala dito eh. So yun po yung parang nasisira ngayon na parang ang taong bayan humihina ang tiwala sa DOJ. Pero yan naman kasi ay dipindi po yan sa pamumuno or sa namumuno. So katulad nga nito ay nataon na si Remolia yung nandyan. Kaya talagang sa kanya nakapokus yung tao, mga taong bayan, no? Na kung saan, yun nga, tungkol dito sa kasong ito ay may nakikitang hindi maganda. Ayan po mga kaibigan. So next comment po dito natin babasahin galing naman kay Jiri Gulong. Ayan po yung kanyang comment naman is, paano niluluto ni SOG yung kaso ni DG Bantag? Ayan tuloy, pumapalpak. Minamadali nila. Matanggal sa pwesto, makulong at ginigipit nila ng husto si DG Bantag. Ganun pa man, kailanman ang kasamaan ay hindi mananaig sa kabutihan. Para sa katotohanan, support lang DG Bantag. Ayan ang sabi ni Jiri Gulong. Ayan, maraming salamat sa inyo kapatid. Shoutout sa inyo sa mga nag-comment, no? At thank you very much po. Abangan nyo po sa mga next upload natin yung mga ibang comment naman po mga kaibigan. Yan po yung ilan sa mga nag-comment dito sa atin na ating nabasa ngayong upload na ito at kung saan ituloy na natin yung video na kung saan ito nga si General Macanas at maunahin dito natin makikita yung kampo ng kabilang panig. So pakinggan natin at titingnan natin at himay-himay nating pakinggan ang mga salita dito or mga sinasabi ni General Macanas tungkol dito sa mga usaping ito. Okay, ito na yung video. Soriano Solveda, pinihikat po namin kayo, kami sa pamilya Mabasa. Sumuko ka sa amin, ialok mo ang sarili na testigo ka naman kay Gerald Bantag at ang inalok namin sa iyo ay kalayaan. Yan lang binibigay namin sa iyo chance kung saan ka man nagtatago, sa Pangasinan man o kung saan man parte. Mas maganda pa, sumuko ka na sa Witness Protection Program at para matulungan mo ang katarungan na mapaimbuyog. Yan, napakinggan nyo si Attorney Toto Causing. Sila ngayon ang desperado. Parang suntok sa buwan yung sinasabi niya na sumuko si Ricardo Solweta at maging mag-apply sa Witness Protection Program. Again, those are desperate signs na alam nilang matatalo sila sa kaso. Napaka-importante po si Solweta sa kaso ni General Bantag.
Unahin muna natin yung present issue ngayon, no? Totoo bang niligpit na siya? Pumanaw na? So, no one can tell. Ako rin, wala akong. But then, ang tanong is, sino ang makikinabang kung totoong wala na talaga siya? Ang nakikita ko, pabor sa kampo ni General Bantag kung tuluyan ng pumanaw o mawala si Sulweta. Kasi yung link papunta kay Bantag, nawala na. Kung totoong wala na siya, hindi na talaga mapatunayan yung link. Kasi the only link is si Sulweta na pwedeng mapatunayan na si General Bantag ang utak. Tanong, gagawin ba yon ni General Bantag? Never. In the same manner na hindi niya gagawin yung saktan si Copper si Lapid. Napakalayo yung motibo, napakanipis. Kasi nga, ang daming binatikos ni Percy Lapid na mga personalities, 160. So, 1 over 160 lang ang possibility na gagawin niya ni General Bantag. Kaya, hindi talaga ako naniniwala na si General Bantag ang may kagagawan sa pagpaslang kay Percy. Dito naman kay Jail Superintendent Sulweta, kinuha ni General Bantag, parang delegation niya yan nung inupo siya ni Tatay Digong as Bucor Chief. Siyempre, nagdala siya ng kanyang mga ma-trusted. Trusted niya talaga itong si Ricardo Sulweta kasi Deputy Director General for Security. Napaka-importante yun. Bakit niya gagawin yun na saktan yung kanyang trusted? Kaya malayo, imposible na saktan ni General Bantag si Sulweta. Ito ang nakikita ko. Ito idea na na-float lang ni Attorney Libayan yung sa batas natin. Salamat po, Attorney Libayan. Nanonood ako sa iyong mga vlogs. Nawawala na ang focus doon kay Percy Lapid na pagpaslang kasi napakahina talaga yung ebidensya nila. Naghanap sila ng iba pang mga opportunity para maidiin nila talaga si General Bantag. Tingnan nyo, kung ano-ano na yung tanim gold, yung masita gold, ano pa yun, yung swimming pool, atom, kabayo, red horse, alak. Naghanap na sila ng ibang issue para masira nila si General Bantag kasi pagdating sa kaso kay late Percy Lapid, mahina talaga. Napaka-importante po ang role ni Ricardo Sulweta. Only link ni General Bantag is tong si Sulweta. Kasi itong mga mayores, yung mga gang leaders, puro Sulweta ang sinasabi. Walang Bantag. Maliban lang yung gunman na hindi naman kapani-paniwala. Oh, Bantag daw. Okay. So, lahat paakyat papunta kay Sulweta. Then from Sulweta, papunta na kay Bantag. So, kung pumabor si Sulweta sa kampo ni Lapid at sasabihin niya na inutusan siya ni General Bantag, nako, medyo delikado na po tayo. Okay? But then, ang tanong, gagawin ba yan ni Ricardo Sulweta? The answer is never. In the same manner na hinding-hindi gagawin ni General Bantag na saktan niya yung trusted niya na si Sulweta. Ako, naranasan ko yan eh. May mga trusted akong tao. In the same manner, trusted din nila ako. Nako, mamamatay muna kami bago may mangyari sa aming mga trusted. Mga sobra pa yan sa magkapatid. Attorney Kausing, sorry na lang ang inyong panawagan. Ano, desperado na kayo kasi never na magpa-under si Sulweta sa Witness Protection Program. Ang kutob ko lang, buhay siya. Nagtatago. Ang labanan na ngayon is hide and seek. Pag magaling magtago si Ricardo Sulweta, pag walang Sulweta na madala sa korte, mahirapan silang i-convict si General Bantag. Ayan nga po mga kaibigan at mga kababayan, nakita nyo naman at napakinggan natin. Grabe, ako man ay talagang parang ako man ha, hindam ko na kaagad eh. Actually no, mga kababayan, mga kaibigan, tayong mga Pilipino is nasa paningin natin, sa isip, sa damdamin. Pag ay nagkaisa or yan ay nabuo mo, ibig sabihin tama yung iyong pakiramdam at tama yung iyong pananaw pagka ganun. Pero wag lang isip, wag lang mata, no? Kailangan magkasama, isip, mata, damdamin. Pag ay nagkasama, pag inilabas sa iyong bibig,
yan po ay tunay. So yan po mga kaibigan, yun na nga ang tanong dyan. Nasaan na nga ba itong si Surita nga? Kung yan ba ay nagtatago o yan ba ay patay na? So ngayon, malaking abangan po natin yan at mahabang abangan po natin yan. At yan ang mga susunod na isyu na inaabangan ng tao. Kung nasaan na yan si Surita na yan, kasi nga bakit? Yan po ay kailangan dito na sa kaso dahil umuusad na po yung kaso. Andyan na po yung kaso, nakasampa na po yung kaso. Kaya kailangan na yan, hahanapin na yan si Surita na yan. Nakita nyo namang kasabihan na desperado nga dahil nga kung ano-ano na yung mga tinatanim na dipinsa or tinatanim na ebidensya para laban kay General Bantag. So napaka ano yan, parang mga, kung titingnan nyo po yung mga tinatanim na ebidensya, parang katuwaan na lang eh, hindi siya ganun kalaking issue yung mga ganyang bagay, no? So ibang kaso na kasi ito eh, napakalaking kaso na po ito eh, na kumbaga, tapos i-issue mo is Red Horse, kabayo, di ba? So, yan po mga kaibigan, so abangan next upload muli, suportahan natin General Macanas TV STG Channel. Maraming maraming salamat sa inyo muli, Kuya Isko Official. Pakihit ng notification bell all and subscribe din, siyempre pag-comment po ninyo. Mag-comment kayo para basahin natin next upload at siyempre mag-like po. Maraming maraming salamat po. Thank you very much. Muli, Kuya Isko Official. Bye-bye.